Ayun, magandang araw sa inyo. Ako po si Ramon Bautista. Ito yung aking Evolution 3. Pakita ko lang sa inyo yung pinaka-latest kong minodify. Yan. Ayos ba? Ang tawag dyan, weight reduction. Ang pag-usapan natin yung mga tunog na naririnig natin kapag may ganito kong sasakyan, ano? At hindi ko pinag-uusapan yung mga kalampag, yung mga langit-ngit, tsaka yung mga kalansing ng kalumaan ng kotse. Ang pinag-uusapan ko yung mga tunog ng turbo-turbo. At pag sinabing tunog ng turbo, yan yung mga whoosh, 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 mga ganun-ganun, no? So, madalas yan, ang pinanggagalingan yung eto, blow-off valve, wastegate, at saka yung air filter. So, bago ko i-discuss yan, kwento ko muna sa inyo kung paano ko naiintindihan ng konsepto ng turbo, no? So, simulan na natin. Makinig ng mabuti at ilabas ang notebook. Okay, so meron kang makina na ganito, turbo charge na makina. Nakikita nyo ba yun? So, yun yung turbo. Nakadikit yun sa may exhaust manifold, sa mga NA-1000 headers. So, yun, pinapaikot niya yung turbo. Tapos niyang paikutin yan, so may parang windmill na gano'n, may kadikit yan na isa pang nag-i-scoop na mga hangin galing sa labas. Explain ko lang, ano? So yung hangin, hihigupin niya galing dyan, yung mga tubo-tubo, diretso yun dun sa turbo. Tapos, lalabas yung pababa, papunta dito sa intercooler. Yung intercooler, yan yung tagapaglamig ng hangin na nanggagaling dun sa turbo, kasi syempre kung duman sa exhaust mainit yun, no? So kung may intercooler, palalamigin niya yung hangin na yun for para mas compact yung hangin. Putang ina, nag-aral naman kayo ng physics siguro, no? Na the more colder the temperature of the air, the denser it is. So yung mga molecules nagpapak na ganun. Tama na, mag-aral muna kayo ng science, prerequisite yun. Masabi ko lang, may intercooler, yung mas malaking ganyan ang tawag ay, alam nyo yan, kung nanonood kayo ng mga video ko. Tama, intercooler. So galing turbo doon, yung mga tubo na yon, charge pipes, minsan tawag dyan, dadaan dito, so lumamig na dahil tumatama yung hangin dyan. Babalik pataas doon. Doon ay tubo na naman. Tapos, pupunta na doon sa intake manifold. Siyempre, andyan yung throttle, bumubukas yan. Pagka ginas mo, actually hindi gas eh. Parang hangin yung pinapapasok mong gaganong shots. Papasok na dyan yung, pwede kung ilang boost ng turbo yung binibigay mo. Yun, tsaka gano'n ka diin yung piga mo. Sa intake manifold, paghahaluin na yung gasolina, tsaka hangin, nakatimpla na yan base dun sa mga magic na nagaganap dun. Sa computer, yung pupunta na dun sa makina, magkatimpla yung hangin, tsaka gasolina. Tapos, sisindihan ng spark plug. Boom! Iikot, pagagalawin na niya yung mga piston. Tangina, YouTube niyo na lang. Anyway, nasabi ko na kung meron throttle doon, yung sumasara bumubukas. Syempre pagka bitaw mo ng gas, sumasara yun. Ngayon, syempre may mga hangin na turbo charge na parang pinwersang gustong pumasok doon. Saan pupunta ngayon yun? At yan ang trabaho nung blow-off valve, no? Itong stock na blow-off valve, ang tunog nito ganito. Yan. Yun yung sound doon, wala lang. Yan. So, wala siyang masyadong sound. Ngayon, yung mga rice boy na katulad ko, gusto sumobis, gusto yung sound na wops, wops. So, ang pinapalitan ito. So, instead of ibalik dun sa sistema yung hangin, pinasisingaw into the atmosphere. At yung pagsingaw na yun, magkikreate ng sound. At dyan pumapasok yun nga yung mga blow-off valve. Naka-advantage lang siguro ng pagkakaroon ng blow-off valve, mas maraming maka-likes sa Facebook. Yun lang. Dito,
sa mahiwagang JDM number 1 bag natin. Meron tayong mga blow-off valve through the years, yung mga na-collection na natin. Meron tayo nung HKS, tapos meron tayo nitong Blitz. Meron din tayo nitong ARC. So itong mga to, iba-ibang sound ang ginagawa niyan. Try natin ikabit, no? Testingin natin yung sound nito. Kasi sana hindi sumabog yung kotse ko. So yun, ano, para alisin to, luluwagan lang ito, luluwagan lang gamit na itong Phillips screwdriver tsaka ito. Tapos ito yung, yan yung linya ng vacuum. Ang nangyayari dyan, kapag ito ay nakasense ng vacuum, bubukas to. So pag yan may pressure, nakasara. So yan yung parang pinaka-controller. So pagkasara nyan, nagkaka-vacuum, bubuksan niya to. Tapos pasisingawin niya yung hangin. Alisin natin ito. Siyempre may kasabihan tayo, if it ain't broke, don't fix it. Pero yan ang kinakafan ng buhay, eh, di ba? You only live once. Lalo ngayong panahon ng COVID, puta, subukan na natin lahat. Malay mo, last na natin to. O, tanggal na. Unahin natin itong bleach. Bleach. Blitz. Yan. Ito yung galing sa charge pipes. Ito yung tatakip natin dito sa may ano, sa may intake. Yan. Siyempre dapat masikip lahat. Kasi pag ikaw yung nagka-boost leak, yung mga boosted air mo kakalat lang, tatapon. Papakahirap yung turbo mo, tapos sumisingaw lang. Eh, siyempre calculated na. Wala rin. Pangit yung magiging takbo ng kotse mo. Next, magugas tayo ng kamay, hindi lang dahil sa threat ng COVID. Kasi pagka humawak tayo dun sa mga interior natin, diyak, di ba? Tangina, napakainit. Hugas lang, ha. Hey, let's go, test drive tayo. Blitz, try naman natin yung ARC. Let's go. Ito maluwag, payat, ito mataba. Pero may napulot akong straw. Utak yan, utak. Itong ina, sana walang masira dito sa auto ko. Eksperimento pa ako nalalaman, tol. Beautiful. ARC, low off valve. Ewan ko kung ganun talaga yung tunog niya. O, kasi parang yung flutter, eh, di ba? Yung mga naririnig nyong ganun, flutter ang tawag doon. Minsan, kapag ka hindi bumubukas o kaya wala kang blow off valve, yun yung yan. Pero yun yung magandang tunog. Maganda ba yun?
Sabi nila hindi. Hindi naman sa bumabalik yung hangin dun sa turbo. Pero nakakabagal ng spool. Kasi instead of nakakatulong yung pag-relieve ng hangin na sobra sa atmosphere o kaya pabalik dun sa sirkulasyon, kumbaga nadadagdagan yung trabaho ni turbo. Ganon. Anyway, doon tayo sa next. Boom! Yan naman ang ating HKS SQV blow-off valve. Try natin. Ito yung paborito ng mga rice boy na katulad ko. May mga iba na namomodulate yung pagbukas eh. Pwedeng dahan-dahanin yung release. Nagkaka-vacuum na pero konting-konti lang yung binubukas niya kaya parang yung tunog. Kesa whoops, ganon. Ganon. Try natin ha. Siyempre, warning lang din sa mga nagkakabit ng ganito sa mga turbo engines nila. Alam niyo naman siguro na may mga ibang engines na hindi friendly sa mga blow-off valve na vent to air. Ganon. Kasi nabilang na nung MAF sensor yung hangin. Tapos binibitawan nyo. Ganon. So nagkakandalito-lito yung engine mo kaya pumapangit yung takbo. Pero may mga iba na okay lang. So experience ko itong 4G63 ko, medyo walang pakialam. So yun, there you have it guys. Yung turbo lancer natin, tsaka yung mga iba-ibang klaseng huni na ginagawa ng kanyang mga iba-ibang klaseng blow-off valve. Hulaan nyo kung ano yung paborito ko sa mga yan. Tsaka sa comment section, ilagay nyo rin kung ano ang paborito ninyo. So ingat lagi, God bless, stay safe, ingat, bye-bye.